Hi guys, I'm J. Michael at welcome back sa ating channel. First, gusto ko muna magpasalamat sa aking family na very supportive sa atin at ganoon din sa ating mga subscriber at followers. So ngayong araw, ang pag-usapan natin is itong ating biniling motorcycle, which is the Yamaha MT-07. So 2022 model, the dark side of Japan. So this is the Yamaha MT-07. Ayan. So, binili natin siya last January 28 at ngayon lang tayo nagkaroon ng chance para ma-review siya. So, maya-maya lang ikutin natin itong motor na to. Pero bago ang lahat, yung hindi pa nakakapanood sa video natin, yung unang nung inilabas natin to sa Yamaha Revzone sa Timog, yan, shoutout sa inyo dyan sa Revzone Timog branch ng flagship store din ng Yamaha ng Wiltek, ano, and shoutout kay Ma'am Darling na napakabait at saka ibang mga staff doon. So ngayon is reviewin natin motor na to at tingnan natin yung specification at yung mga features niya. So huwag na natin patagalin guys, check na natin tong motor na to, tingnan natin kung ano yung mga special, yung mga likes and dislikes sa motor na to. Actually wala naman masyadong dislike, ano, puro likes mas marami kasi kaya nga kinuha ko tong motorcycle na to. So yung hindi pa nakapanood, lalagay ko yung first video natin, yung bike reveal, lagay natin sa description box. At maraming salamat sa mga nanood, ano, lalong-lalo na yung mga live nanood nung ating premiere. So ayun, umpisa na natin guys. Ikutan muna natin yung motor para makita nyo. I-montage muna natin, ano. So ayun. Yamaha MT-07 at meron siyang 689cc double overhead cam parallel twin cylinder cross plane engine. So ang kanyang crankshaft is 270 degrees, kaya naman yung kanyang tunog is namimimik niya or parang tunog B-twin or L-twin engine siya, no? Kagaya for example ng mga Ducati, ayan sila yung merong tunog na macho ang dating. So meron din siyang dito sa harapan, ito is yung kanyang design na bago na yung intake niya, no, air intake. And then yung kanyang tire size is ito, kung makikita nyo guys, is 120/70/17 yung kanyang size. At naka redial mount na rin siya. Ito, kung makikita nyo guys, kagaya ng ibang mga kapatid niya na MT-09, MT-10 at saka yung R1, ano. So redial mount siya. At yung kanyang disc plate or yung disc rotor is mas malaki na compared dun sa Gen 2 or Generation 2, ano. So 298 na yung kanyang size. Yung kanyang front suspension is ano lang siya, no? So hindi pa siya upside down fork or conventional pa rin siya. Pero mukha siyang inverted kasi gawa dito, ano, meron siya ditong black color at meron siyang cover dito sa may harapan. Hindi ko alam kung anong tawag dito. So okay lang sa akin, wala akong problema sa kanyang front suspension. At maganda naman yung kanyang play, ano, magandang lumaro. ABS, guys, ayan, no? So meron siya ditong sensor. Ayan, so likod at harap is ABS siya, no? So dual channel ABS siya. At ang brand ng kanyang gulong is ito, kung makikita nyo guys, is Michelin. So Michelin, ano na siya, Sportec, I think Sportec siya, no? Ayan.
hindi natin makita yung kanyang ano. Ayan. So maganda yung kapit niya sa road kahit bago pa yung gulong nung una nating gamitin siya. Hindi naman tayo nag-slide or dumulas kagaya ng mga ibang big bike ano, na kailangan pang i-break in. Ito makapit na talaga, pero syempre nag-ingat pa rin tayo nung una nating nilabas sa kasa kasi usually madulas pa siya. So ito okay na okay siya. Maganda yung kapit niya sa semento at saka mga asphalt. So yung kanyang headlight, ito is projector type yung kanyang headlamp ano. So meron din siyang daytime running light, ito LED rin siya. So lahat ng ilaw niya is LED. So yung kanyang signal na ito, left and right, LED rin ano. Ganyan din yung nandoon sa likod ito. So LED rin siya. Pati na rin yung kanyang brake light dito sa likod, LED. At yung kanyang ilaw dito sa plate number as LED na rin siya. Ayan. So makikita nyo dito is may ABS siya. Yung kanyang oil. At meron siyang neutral dito. So lumalabas yung oil kasi patay pa yung engine natin ano. So meron siyang yung time clock na ito sa baba. Gear indicator na ito sa right side, medyo malaki din naman siya. Speedometer niya, ayan. So meron siyang RPM dito na hanggang 12,000 RPM. So red line siya is 10 at 11 hanggang 12 ano. Ayan. At so full tank siya, pina-full tank natin ito sa baba. Odometer is 19 kilometers yung natakbo natin. So 15 kilometers from rev zone and then umikot-ikot lang tayo ng konti. Kaya naka 19 siya. So mamaya buhayin natin para makita nyo ano. So ito yung kanyang kanyang gas tank ano. So meron siyang 14 liters capacity. I think enough na rin yun ano. Malayo-layo na yung makarating natin. Yung kanyang upuan ito, medyo narrow dito sa may gitna. Which is maganda para sa mga vertically challenged kagaya natin. My height is only 5'5 ano. So maganda yung kanyang ano dito, medyo narrow seat, kaya abot natin parehong paa. So makapit naman siya tsaka malambot guys. Ayan. So dito meron siyang sticker ng Yamaha ito. At ang gusto ko dito, by the way plastic lang siya guys ano. Meron siyang butas dyan. Ayan. So nakikita nyo ito. So sa kabila ganun din. Ayan by the way guys, ayan yung ilaw niya ano. Kapag naka-switch on. At buhayin natin yung hazard niya para makita nyo din. So ayan yung kanyang hazard. So balik tayo sa may dash panel niya no. So ito yung start stop button, engine switch or quill switch. Ito yung hazard button or hazard switch. So trip info na ito ang pataas. Ayan, kung nakikita nyo nababago siya no. So balik tayo. Ayan yung average consumption niya is 9 liters per 100 kilometers. So, hindi pa accurate yan guys kasi bago pa lang yung motor. Ayan. Nakasulat siya. Low. So meron din siyang air. 31 degrees Celsius. Ano? Odometer 19. So meron siyang trip 1. Trip 2. Pare-pareho kasi hindi pa natin na-reset. Ayan. Meron siya ditong high beam, low beam, turn signal, left and right, busina. Ayan. Patayin natin yung kanyang hazard. So patay muna natin at mamaya start natin yung engine din makikita nyo lahat dito ano. Ayan. So yung kulay ng gas tank niya is okay naman para sa akin ano. Medyo ano siya gray, glossy gray, so ayaw na natin ng mga matte color ano. Buti na lang may lumabas silang mga glossy. At meron siya ditong Yamaha emblem ito. At syempre ayan yung kanyang Master of Torque MT-07, may stripe na red dito. Ayan. So yung kanyang frame ito is medyo kokonti ang makikita mong frame ano? Ito lang, hindi gaya ng sa MT-09, ang laki ng frame dito. Kaya para sa akin is mas okay ito para sa akin, medyo maskulado ang dating niya no? At syempre pati yung tunog. Ayan. So yung kanyang ano, kulay itim na rin ito yung engine niya no? Yung unang lumabas Gen 1 at Gen 2 is medyo bronze pa yung kulay niya no, or tanso. So na ito yung kanyang gear. Ayan. So ito yung gear niya mismo ito.
merong cover dito para sa mga boots, sapatos. At foldable itong gitna, ano ito. Ganyan din syempre yung angkasan. Ito. Foldable din siya. Ayan. So, ang laki ng chain niya, no? Compare sa mga underbone, kagaya ng sniper natin. Ayan. So, black din yung swing arm niya ito. At punta tayo sa kabila. Ayan. Yung brand sa harap is Nissan din ito. Ayan. So, hindi ko alam kung anong pronounce yan, pero para sa akin, Nissan, made in Japan syempre. Yung size ng gulong is ito, 180, 55, 17. At syempre, Michelin na rin siya. Ito. Ayan. So, yung tambutso niya, ito. Yung kanyang emission is Euro 5. So, ayan yung kanyang tambutso. So, kung babalik tayo sa previous generation, ito wala pang cover. So, may metal cover na siya, no? Natatakpan yung twin cylinder or yung tambutsong twin, ano, ito. Ngayon, makikita nyo, andun yung kanyang oil filter, which is madaling palitan, ano. Ayan. Radiator, kung na-mention ko na, kulay black compared sa dating sinundan niya, no? So, unang lumabas, ang MT-07 is 2014. So, meron sumunod doon is 2018 lumabas hanggang 2020. So, lumabas na itong 2021. Dito sa Pilipinas, dalawang kulay lang lumabas ngayong 2022, ano? So, para sa akin, this is 2022 model dahil wala naman yung color na ganito. I think cyan color siya, no? Ang nabago lang is yung gulong, mugs, ganyan din sa likod. So, yun lang naman ang nabago, guys. So, yung body, yun at yung pa rin sa 2021 at 2022. Ayan. Kulay itim, gaya na sabi ko. Ang ganda. Napaka macho looking. Ang ganda ng kulay niya, guys. So, this is Ice Flow. Kung hindi ako nagkakamali. So, yung shock niya sa unan is hindi siya adjustable, ano? Ayan. Hindi siya adjustable. Pero yung likod niya, yung rear suspension is adjustable siya. Ayan. So, meron siyang 6-speed at wet multi-plate siya, no? Ayan. So, adjustable ng yung shock niya, adjustable preload and damping. Kung nakikita niyo, ayan yung spring, guys, ano? So, meron siyang adjustan dito. Ayan. So, yung harap is 41mm telescopic fork. Ayan. Yung kanyang handlebar, guys, is medyo mahaba, ano, kumpara do sa unang generation niya o yung sinundan nito. At medyo upright siya ng konti, tumaas ng konti at lumapad. Yan. So, naging mas yung position niya is mas naging ano, comfortable yung sitting position niya, ano, mas relax. Ayan, hindi masyadong lean forward. So, ang total na bigat niya is 184 kilogram. Ayan, 184 kgs. So, tatlo ang bigat compared sa ating sniper, ano? Tatlo or 2.5. Basta mas mabigat siya, guys. Usually, lahat naman big bike, ganun yung bigat niya, ano? Tsaka nga pala, guys, itong kanyang brake and clutch levers color black na, ano? Ayan. Ganyan din sa kabila. Meron din nga pala siyang passing switch dito, ito. At adjustable itong sa brake. Ayan, meron siyang hanggang 5 na adjust, pwede mo siyang i-adjust depende sa'yo, pero ako hindi ko na binago, okay na sa akin yun, ano? At meron tayo dito ang biniling cowling or yung windshield na maliit, ano, hanggang dito. So inintay lang natin yun dumating para palitan natin. Ganun din yung sa LCD protector sa meter panel niya, inintay natin dumating para maikabit or maalis na natin itong nakadikit, ano? Kasi pag inalis ko to, magkakalikabok, magdudumi. Kaya iniintay ko lang yun dumating, papalitan natin to para madali siyang ikabit at saka malinis. So yung side mirror niya ito, so medyo mahaba siya ng konti, pero nag-complement naman sa total package ng big bike. At adjustable siya syempre, ganyan din sa kabila. Ayan. Kitang kita yung sasakyan na nasa likod. So guys, wala siyang traction control, ano? Wala din siyang cruise control. So basic lang yung kanyang ano dito, yung mga switches. Ayan, kung nasabi ko na kanina, ano, high beam, low beam, at saka trip info, at saka passing switch dito. Ayan, kill switch, at saka start engine. So napaka simple lang, ano,
at good starter bike kagaya natin. So okay lang sa akin na wala siyang mga traction control. Ang importante, meron siyang ABS, ano, dual channel. Likod at harap, meron siyang ABS. Ayan. So pakita natin yung seat height natin. At ang height ko is only 5'5". So baba muna natin yung camera natin, ano. So ang ginagawa ko, yung isang butt cheek natin is binababa natin sa kabilang side, ano, sa mga traffic light para pantay eh. Pantay yung motor nakatayo or sa kabila, kabilang side. So pag dalawang paa, which is ayan, ito, which is ang importante eh, nadadrive natin ng maayos yung motor. Comfortable naman tayo guys, na dami ng drive nating mga matataas pa dito. At ngayon, i-sound check natin yung stock engine niya. Buhayin natin yung kanyang makina. So, yan yung tunog ng stock na tambutso natin. Ano? So, ayaw ko lang talaga dito guys, yung design niya, no, ito. Kitang-kita mo yung ayan, yung mga welding niya. Ayan, nakita-kita yung mga welding, ano. So, yun lang ang napansin ko na hindi maganda sa pagkakagawa ng tambutso. So, ayan guys, nakainit na siya ng konti, ano. Napa-warm up na natin. At pwede na siguro natin bumbahin ng konti. So yun guys, yung tunog ng original na stock muffler niya, no, yung tunog ng tambutso niya. At meron tayong in order na Acra Pubich. At ipapakabit natin sa mga susunod na araw, ano. At papakita rin natin dito sa video na to kung ano yung tunog at magsa-sound check din tayo. So ngayon meron tayong sound check ng stock na makina niya, ano. Ayan. By the way, this motorcycle is made in Japan. So paano ko nasabing made in Japan? Kasi ito, kung makikita nyo guys yung kanyang serial number, ayan, nagsisimula sa letter J, ayan, o, JY. So lahat naman ng MT-07, MT-09 hanggang MT-10 is made in Japan. So nag-i-start sa MT-07. So hindi ako sure kung pati yung MT-03, ano, MT-15. So I think Thailand na. So guys, medyo controversial nung inilabas nila yung itsura nito, ano, kasi gawa ng kanyang ilaw. Pero kung makikita nyo siya sa personal, in the flesh, ayan, is maganda pala siya. Maganda yung kanyang headlight. So lalo na siguro kapag naikabit na natin yung ating ano dito. Yung ating windshield na maliit. Ayan. So maganda siya sa personal guys. Ang ganda ng itsura niya. So kanya-kanyang preference na lang, ano. At maganda sa Yamaha is hindi siya natatakot mag-redesign ng mga motorcycle. At medyo futuristic naman yung itsura niya, no? Kamukha siya ni Decepticon sa Transformer. Eto. I think si Megatron. Kamukha siya ni Megatron, ano? Yung itsura niya sa harap. Or si Starscream. Siyempre, Transformer fan tayo eh. Ang SRP ng motor na ito is 459,000 sa cash. At mas mahal siya ng I think 20,000 doon sa kanyang sinundan, which is yung Gen 2 or Generation 2. At I think dito na natin tapusin yung ating video, ano. Kung gusto niyo yung mga ganitong klaseng content, please consider to like and subscribe. At mag-comment kayo kung meron kayong mga question, ano, sa ating comment section. At lagay ko na rin yung link ng ating unang video, ano. At abangan niyo yung ating susunod na video kasi palitan natin ng Acra Pubich yung kanyang tambutso, ano. Kasi binili natin to dahil sa kanyang sounds. So malalaman natin sa susunod ng mga video yung
tunog ng Akrapo Beach dito sa bagong 2022 Master of Torque MT07. Ayan.